Gawain na ito. Gawain na ito. Kaya naman. Kaya naman. Huwag ka nang lumingon pa. Sa iba. Amen po ba? Amen. Tanawag tayo ni Lord sa gawain po nito. Huwag na tayo lumingon sa iba, mga kapatid. Huwag na tayo maghanap ng iba. Bakit? Sa isang lugar lang natin makikita ang ating pong Panginoon. Amen. If we seek Him, ano po, intentionally, makikita natin si Lord sa ating pong mga puso. Amen. Bakit? God resides in each and every one of us. Nananahan ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa ating pong mga puso. Sabi nga niya, ano po, He will save me if you find me. Mahanap po kung talagang, makikita mo kung talagang hinahanap mo ako. Pero ang tanong, hinahanap ba talaga natin si Lord? Amen. Hinahanap ba natin si Lord? Amen. Salamat naman. Araw-araw si Lord ang hanapin po natin. Amen. Amen po ba? Ayan. So, since ang pag-ibig po, no, ay best, it is best shown through our actions. Ano po ba yung different acts of love na maaari natin, sabi natin gawin para mapatunayan po natin at maipakita na katulad ni Pedro, mahal din natin ang ating pong Panginoon. Ano po? So una, nandyan po ang faithfulness and loyalty. Tanungin mo na tabi mo, faithful ka ba? Faithful ka ba? Loyal ka ba? Loyal ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Ayan na. Ayan na. So my dear brothers and sisters, magkaiba po ang faithfulness and loyalty. When you say faithful ka sa isang tao, faithful ka sa ating Panginoon, tapat ka sa Kanya at nagtitiwala ka sa Kanya. Natatandaan po natin yan, tapat ka at may tiwala ka sa Kanya. Ang steadfast love ng ating Panginoon, hindi nagbabago bawat umaga. Amen. That is why David has been faithful kay Yahweh. Bakit? Kasi alam niya na kahit may pagkakasala siya, mananatili siya sa pagmamahal ni Yahweh. Alam niya na kahit may pagkakasala siya, hindi magbabago ang pagmamahal ni Yahweh. Kaya naman, nagtitiwala si Hari David. Ganon din tayo mga kapatid. Ano po? Pag-aralan po natin magtiwala sa Panginoon sa lahat ng circumstances. Sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, maganda man ito o hindi, bad news man ito o good news ang dumating sa atin, magtiwala tayo sa Panginoon. And in response, my dear brothers and sisters, sa katapatan ng ating Panginoon sa ating buhay, dapat maging faithful din tayo and loyal sa kanya. Pag sinabing nagiging loyal ka sa isang tao at nagiging loyal ka sa ating Panginoon, wala kang ibang pinag-aalayan ng buhay mo, kundi ang Panginoon natin. Yeah. Amen po ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, ano, kasalanan po yung pagkakaroon ng iba't ibang idols. Idolatry. Kadalasan dyan tayo nagkakaroon ng pagkakasala sa Panginoon. Kasi ang totoong kahulugan ano po ng idolatry, asay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagbibigay ng ating pong sarili at ng ating pong puso sa mga bagay na hindi naman karapat dapat. Sa mga bisyo, sa mga hindi magandang gawain, sa mga hindi magandang panoorin. Yung mga bagay na sumisira ng ating sarili. Yung mga bagay na sumisira ng ating moralidad. Yung mga bagay na sumisira ng dignidad natin bilang mga tao. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Harapin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Huwag tayong paalipin. Huwag tayong paalipin. Sa pera. Sa pera. Amen po ba? Amen. Mahina yung amen. Amen po ba? Amen. Huwag tayong paalipin sa pera. Bakit? Mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Amen. Patunayan mong faithful ka and loyal ka kay Lord. Huwag ka magpaalipin sa pera. Kapag oras at araw ng iyong pakikipagdiig sa ating Panginoon, ng iyong tiparan sa Panginoon, puntahan mo si Lord. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi it's your covenant to Him. Amen. Kapag God is a jealous God. Kapag may mga bagay na humad lang para maibigay mo sa Panginoon ang para sa Kanya, aalisin niya. Amen. Aalisin niya. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi kaya namang patunayan sa iyo ng Diyos na kung ano yung nawala sa iyo, basta ibinigay mo para sa Kanya, kaya niyang palitan. Amen. Amen po ba? Alam niyo, natutuwa nga po ako sa mga kapatiran natin na sabi nila, ay, hindi ko na pinasukad yung sahod line ko kapag linggo. Bakit? Yung linggo na nga lang yung oras ko para kayo, kukunin pa ng sahod ko, kukunin pa ng sahod line ko. So, it indicates when your brothers and sisters na sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, ano? Alam niya na yung mga hindi niya napapasukan po, na trabaho, na magbibigay sa kanya ng kita, kaya palitan ng Panginoon. Amen. Higit pa sa nararapat. Amen. Higit pa sa ating inaasahan. Amen. Amen po ba? Amen. Ayan. So, sabi sa Psalms, ano po, chapter 23, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, your rod and your staff, they comfort me. Akda ni David, ano po, napagtitiwala sa Panginoon.
So, may papakita natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, kapatid, kapag naging faithful and loyal tayo kanya. Yung simple act na kahit pagod ka na, magsisimba ka, pupunta ka sa gawain kasi may covenant kay Lord, magpapatunay ang kapatid na may faithfulness and loyalty ka kay Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Yung simple act ng pagpapray sa iyong kapwa, kahit na minsan antok na antok ka na, may humingi sa iyong panalangin, kapatid, magpapakita na yan ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Amen. Yung simple act ng pakikinig mo sa tao may problema, kahit nasa po beses niya nang sabi yung problema ngayon. Amen po? Magpapakita yan na mahal mo ang ating Panginoon. Bakit? Love is service. Amen. Amen po ba? Kapag mahal mo ang Panginoon, maglilingkod ka. Hindi lang sa Panginoon, kundi pati sa kapwa. So gamitin po natin mga kapatid, ano, yung salitang focus. Kaya, para bigyan po natin ng acronym kung paano natin may papakita, may isa sa buhay ang pagmamahal natin sa Panginoon. So ano pa yung una? Yan, faithfulness and loyalty. Pangalawa, ayan, yung word na obedience. So, obedience is an act of love. Kapag nga po na nabanggit natin nung nakaraan, ano, the best way na maipakita natin ang pagmamahal natin ay sa pamamagitan ng pagsunod. Kapag ang anak mahal niya ang kanyang magulang, susunod siya. Kapag ang magulang mahal niya ang kanyang mga anak, hindi siya susunod sa mga anak, kundi susunod siya sa Panginoon. Amen po ba? Susunod siya sa Panginoon. Ano ba sinabi ng Panginoon? Mga magulang, ibigin at mahalin, alagaan ang mga anak na pinagkatiwala sa kanila. So katulad po sa nabasa natin, ano? Ayan. So the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? So Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. And so Jesus said, feed my sheep. At hanggang kamatayan ni Pedro, mga kapatid, ito po yung ginampanan niya. Ano po? Siya ang namahala, siya ang nangasiwa sa kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. And sa verse 19, ito po yung sinabi ng Panginoon. Jesus said, this to indicate the kind of death by which Peter will glorify God. Then, he said to him, follow me. Alam niyo po ba kung paano namatay si Pedro? Alam niyo po kung paano namatay si Pedro? Yan. Si Pedro namatay, ipinako din sa Diyos. Pero, baliktad. Inverted cross. Yan, patiwarek. Nasa ulo, nasa baba ang ulo. Bakit? Kasi si Pedro, sabi nga niya, hindi ako karapat dapat mamatay katulad ng pagkamatay ng aking Diyos. Kaya ipinako siya ng pabaliktad. So, sa ating pumbinasa, ipinakita ng ating Panginoon kung paano mamamatay si Pedro. Ipupunat mo ang iyong mga kagay, bibihisan ka ng mga tao na hindi mo gusto, dadalhin ka nila sa lugar na hindi mo gusto. Sa ganung paraan na matay si Pedro, pero sa pamamagitan nun, ano po, nag-glorify niya ang Diyos. Naipakita niya ang katapatan niya sa ating Panginoon. Ano po? So, obedience is an act of love. Ito sabi sa John chapter 14, anyone who loves me will obey my teaching. Tanungin mo nito yung katabi mo, sumusunod ka ba? Sumusunod ka ba? Sa turo ni Kristo. Sa turo ni Kristo. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Iba-iba na tayo ng sagot ulit. Kapatid, ibinigay sa atin ni Yahweh ang basic 10 commandments. 10 commandments. So hindi natin yun maging guide ng ating mga buhay, mabubuhay tayo na may pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Kasi yung commandment tayo kung ilang towards God, kundi towards others. Hindi lamang sa commandment kung paano igagalang, irerespeto at mamahalin ng Panginoon, kundi kung paano igagalang at irerespeto ang kapwa. Amen po ba? So, ulitin po natin, ano, anyone who loves me will obey my teaching. So, my Father will love them and we will come to them and make our home with them. So, ano po yung second letter? Oh. Ay, medyo delay. Asan na po ba kayo? Ano po yung second letter? O. Ano po yung first letter? F. Yung F? Faithfulness. Ano yung T? Ano yung letter O? Obedience. Ito po yung letter C, yung pangatlo. Pakibasa po. Consistency. Tanungin mo yung katabi mo, consistent ka ba? Consistent ka ba? Ano kaya ang sagat niya? Consistent. Consistent sa pagkakasala. So, pag sinabi po natin consistent, ano po consistency? Nagpapatuloy, walang patlang. Nagpapatuloy at walang patlang. So, mapapatunayan natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon kapag sinusubukan natin maging consistent. Kasi minsan, inconsistent tayo.
Minsan pabago-bago isip natin. Yes. Minsan pabago-bago ang mood natin. Yes. Minsan oras na ng prayer pero tinatamad tayo. Right. Hello. Amen. Ang tao mo minsan, inconsistent. Ang Diyos lang talaga naging consistent. Amen. Sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. So, subukan po natin maging consistent sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating pagsisimba, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa pagmamahal sa ating kapwa, sa pananalangin. Maraming bagay, maraming pamamaraan mga kapatid para manatili tayong consistent, nagpapatuloy na po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit na minsan may mga challenges o may mga kahirapan, hindi mauubusan ng Panginoon ang pamamaraan na ibibigay sa iyo kapatid para makapaglilingkod ka. Piliin natin maging consistent.